Pero ako ba may sinabi sa inyong ano ba Tagalog sa day? Anong Tagalog sa pamakap? Sinong ang? Ang tanga na itong Tagalog. Maraming... Ako ba nagsinungaling sa inyo? Ang galit yan, pare. Ako ba nagsinungaling? Sinabi ko noon, sa Ateneo kami, kami ang dumigis na yan. May Ateneo ba dito? Kayong dumaan ng Ateneo, alam ninyo, every Friday, confession yan. Communion, kasi may misa. Every Friday yan. Kami noon, kaya nagdadagdag yung sakit namin, kasalanan, kasi pagka nag-umpisal ka, hinawakan yung bayag namin. Ginagawa parang yung sa bilyar na bola, inaikot. Yan ang totoo. Ngayon, nagsinungaling ako, o anong sabi ni Pope doon sa Dubai nung pumunta siya? Na totoo yung abuses sa mga bata at yung mga madre ginagamit ng pare. Saan ang sinungaling doon? Si Pope, mas man nag-admita. Ito mo, alam ko, this is a very conservative. Pinag-aralan ang cultural terrain niya. Pero for Diyos naman, kung atakihin mo ako, huwag mong atakihin ako sa simbahan. Huwag mong kang gumamit ng pulpito. Sabi mo si Duterte, demonyo, pinapatay niya yung mga masasamang. Alam mo po, tang ina, may gera eh. I have declared war. Pag hindi matalo ang bayan ko, kayong mga pare, wala man kayong gawin. Ano kayo, forgiveness. Madala pa yan ang forgiveness. Kaya ako hindi nagsisimba. Kasi pag magsimba ako, pag forgive me, Father, for you have killed last night, 3. Balik na naman ako kinabukasan. Father, forgive me because I have killed 10 drug lords. E pabalik-balik ako. Bakit pa ako magpunta doon? Useless eh. Ako, may pare dito, mag-kumpisal ako. Kung may pinapatay ako kagabi, 2. So what's the purpose of... At saka yung pare dapat, huwag mong gamitin ang simbahan. Kung ito ang simbahan, pulpito ito, lumabas ka because there is a separation of church and state. Hindi lahat tao katoliko. May mga Muslim, may mga Protestante, may Jehovah. Huwag mong gamitin ang simbahan. Kasi pag risbak ko, tatamaan talaga ang simbahan. Ang mabuti sa inyo, lumabas kayo sa simbahan. Ako po'y si Padre Rigo Tanto. Ako po'y Pilipino. At ako po'y naghihinakit sa kapwa ko Pilipino, pinapatay ni Duterte. Dapat managot siya sa batas. Anong isali ang dapat demonyo siya? Hindi naman naniwala ng demonyo. Kayo ba naniwala ng hell? Ng heaven? Eh kung naniwala ng heaven and hell, heaven and hell, saan mailagay? Bakit ako ng Diyos, Diyos na ako? Bakit ako maggawa ng masamang tao at ilagay ko dyan sa impyerno? Gaya ni Duterte at sa iyong mga ngayon, papiliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit?
Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Sige yan, magtingin. Para ka ganun. Ang ulol, may bisyo rin. Nagdala pa ng manok. Wala naman sabong. Totoo.